the Lord, not to exalt ourselves. Kaya sabi niya, it is to honor Him, to glorify Him, and to give Him praise. So, huwag nating buhatin ang ating sariling bangko, huwag nating purihin ang ating sarili, kundi purihin natin ang Panginoon sapagkat ang lahat ng mayroon tayo ay galing sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. So that is one. P is for preacher. Pangalawa? A. A is administrator. Ano ba ibig sabihin ng administrator? A manager, a leader of a group, or a head of an organization. Diba? Sa mga chat nga natin, may nakalagay doon, admin. Bakit siyang tinawag na admin? Kasi siya ang gumawa ng chat group na yun. So, ibig sabihin, he is the one who create that chat group. Kaya, tinawag siya na admin. So, being a workers of God, mahalaga ang isang administrator. No? An administrator or head has the responsibility to establish a strong foundation in order to stand firm and strong the group or organization he, she, or they build. Bakit mahalaga na isang administrator ay mag-establish ng matatag na grupo? Bakit napakahalaga na kailangan na mag-establish tayo ng grupo ay kailangang matatag upang sa ganun, pagdating ng mga challenges, pagdating ng mga problema, ay mananatiling matatag yung organization na yun. Tama po ba? Kung gagawa tayo ng bahay at ang ilalagay natin ay puro buhangin, sa tingin niyo tatayo yung bahay? Hindi, di ba? Kailangan na may semento, may bakal para matatag ang pagtatayo ng isang bahay. So, ganun din po sa isang organization or sa isang church. No? Kailangan na ang isang administrator ay matatag upang sa ganun, sa anumang mga problema or challenges na pagdadaanan ay mananatiling nakatayo ang grupo na yun o ang organization na yun. Sa libro ng Titus, chapter 1 to 3, ilang chapter ang Titus? Nabasa nyo na ba ang Titus? Ilang chapter ang Titus? Ang makakasagot ay bibigyan ko mamaya ng kiss. Titus has only 3 chapters. Okay? It has only 3 chapters. At saan matatagpuan? Sa Old Testament o New Testament? New Testament. Maricel, take note. No? Sa Christmas, magpapalaro kami ni Maricel. So, baka mamaya, pag tinanong ko kung saan matatagpuan ang Titus, sabihin nyo ay sa Book of Revelation. Okay? Titus has only chapter 3. And doon, Apostle Paul led Titus in Crete para ipagpatuloy ang gawain doon na inumpisahan ni Apostle Paul at sinabihan na pumili ng tamang tao na pwedeng mamuno sa mga churches na itinayo nila sa Crete. No? At sinabi ni Apostle Paul kay Titus, ang mga katangian ng isang karapat-dapat na mamuno or administrator. At tulad ng dapat ang isa daw na mamumuno ay walang moral issue. So, alam niyo na, pag sinabing moral issue, mabigat yun. Nakasalanan kasi. Kaya dapat ay walang moral issue. Matatag, tapat, masunurin, committed, may paninindigan,
at ang kanyang pamantayan sa buhay ay naka-base sa salita ng Panginoon. So, I want to give to you a small background about Crete. Crete is a big island na matatagpuan sa bansang Greece. Do you know where to find the Greece country? Europe. Yes, Europe. Sinang manakamag-anak dito na nasa Greece. At sa Crete ay may mga diyos-diyosan doon na kung saan ay yun ang mga sinasamba ng karamihan ng mga tao na nakatira doon. Kaya si Apostle Paul ay inutusan si Titus na piliin ng mabuti ang mga taong itatalaga niya bilang mga pinuno. At ano yung mga diyos-diyosan doon na matatagpuan sa Crete? Una, yan si Zeus. No? Si Zeus. Are you familiar with this god? Yes. He is Zeus, the god of sky. No? The god of sky. At ano pa yung isa? Nasabi niya na famous. It's Artemis. No? The goddess of wild animals. Siguro magaling siya. Sabi niya dito, the hunt. Vegetation, chastity, and childbirth. So, kumbaga, yan yung katangian niya. Kaya sinasamba nila ang Diyos-Diyosan na to. Yung pangatlo, ay siya si Apollo. Is one of the Olympian deity. Sabi niya, kaya itong Apollo na to is para siya yung ginamit na naka-base sa Olympic. Diba? Sa mga Olympic, nakikita niyo? Nakikita niyo siya? Kasi dyan nila ibinase. No? So ito yung mga popular na mga diyos-diyosan na sinasamba ng mga tao sa island of Crete. Kaya binilinan ni Apostle Paul si Titus na kailangan niyang pumili ng maayos, no, na mamumuno sa mga churches na itinalaga nila sa island of Crete. Kasi kung ang isang tao na gagawin mong mamuno sa isang church or sa isang organization ay walang paninindigan at palaban or pasaway or hindi siya tapat, hindi siya matatag, ano sa tingin natin ang mangyayari? Do you think na magiging matatag yung organization na yon kung yung leader na yon ay pasaway, kung yung leader na yon ay hindi nakikinig sa kanyang mga member? Do you think may mangyayari? Wala, di po ba? Masisira. Kaya sabi ni Apostle Paul, pumili ka ng maayos, no? Pumili ka ng maayos na dapat mamuno sa mga church na itinayo natin sa Crete, upang sa ganun ay hindi masayang yung kanilang pinaghirapan. Kaya kailangan na maglagay sila ng karapat dapat na mamuno or administrator sa mga itinayo nila mga simbahan. So this is actually a lesson to us, no? Hindi lang sa mga organization, kahit din sa ating mga bansa, no? We should be wise in choosing the right leader upang sa ganun ay hindi mapahama ang ating bansa. Kasi once we choose the wrong person, hindi lang yung mga nakaupo ang mapapahama. Kahit tayo, no? Kahit tayo na member ay mapapahama. At hindi lang mapapahama, magkakawatak-watak. Di po ba? Magkakawatak-watak kung ang leader natin ay hindi matatag. Kumbaga, kanya-kanya na yan. Kanya-kanya nang susundin. Kung sino yung mas matapang, kung sino yung mas magaling, doon ka susunod. So, walang mangyayari sa isang organization pag ganun ang mamumuno sa atin. So, kailangan na meron siyang paninindigan, meron siyang kailangan siyang tapat at matatag upang sa ganun ay maitaguyod niya ng maayos ang kanyang pinamumunuan. Pangatlo, which is S,
shepherd. So being a shepherd, you must have an attitude of being matega, mahabang pasensya, maalumanay, at hindi madaling mag-init ang ulo. Shepherd, ano ba yung shepherd? Yung sa awit natin kanina, sabi niya, shepherd is yung tagapastol. Bakit kailangan ng isang tagapastol ay matyaga, no? Mahabang pasensya, maalumanay. Dahil may mga shepherd o may mga sheep na hindi marunong makinig. May mga sheep na pasaway. May mga sheep na kumbaga matigas ang ulo. Kaya sabi niya doon, a shepherd, shepherd must have an attitude of being matyaga, mahaba ang pasensya, hindi madaling mag-init ang ulo, mapagmahal, a good guide. Good guide, sabi niya doon, is yung dapat niyang itama ang mga maling gawain ng kanyang mga kasama. Hindi siya yung pasimuno na gumagawa ng mali, kundi siya dapat yung taga-correct sa mga ginagawa ng kanyang mga kasamahan. Baka mamaya, imbis na tayo ang magturo ng mabuti, tayo ang nagtuturo ng na maging pasaway yung mga kasama natin. So, kaya sabi niya doon, be a good guy, no? Be a good guy. And ano pa yung sabi niya? Be an encourager. So another meaning of encourager here is yung magaling mag-invite ng friends. Hindi yung ikaw ang nagtataboy sa iyong mga kaibigan para magpunta sa church. So dapat tayong maging encourager, dapat tayong maging patience sa pag-invite sa ating mga kaibigan na magpunta sa ating simbahan. Kasi sayang naman yung mga empty chairs natin, no? No? Ang dami mga empty chairs na walang nakaupo. Sayang naman yan. O sayang naman yung pagkakataon na makarinig sila ng salita ng Panginoon. Kaya dapat tayong be encourager, no? Let us always encourage them or invite them to come to our church and be with us to hear the word of God. Next is T. Ano ba yung T? Tadyang? Tenga? T means teacher. Ano ang tungkulin ng isang teacher? Sabi niya doon, must equip the saints. Equip, the verb word of equip is prepare. Kumbaga, prepare or magsanay. And saints means tayo na Kristiyano. Sino ba ang dapat nating ihanda? Sino ba ang dapat nating sanayin? Yung mga nasa labas o yung mga nasa loob ng simbahan? Bakit kailangan nating i-prepare ang ating mga kasamahan? Bakit kailangan natin silang sanayin upang sa ganun ay patuloy na magpatuloy ang trabaho o ang gawain ng Panginoon dito sa mundo. In Ephesians chapter 4, Apostle Paul challenged niya yung mga pastors and teachers to equip the Christians or believers para mayroong magpatuloy na ituro at ibahagi ang salita ng Panginoon. So tulad din dito sa ating church. Ilang taon na ang ating church? 28 years. Bakit sa palagay nyo narating natin ang 28 years? Because our past leaders equip members, no? They equip members, they prepare the members upang sa ganun ay patuloy ang gawain natin, ang gawain ng Panginoon dito sa Hong Kong through our fellowship. Kaya huwag dapat natin iasa sa ating mga leaders ang lahat ng gawain, no? We should share the burden. Kasi pag nawala yung mga leaders natin, pag nawala yung mga elders natin, sino na ang susunod na mag-lead sa atin?
Sino na ang gusto? Gusto niyo bang mawala ang Wesleyan Fellowship of Hong Kong? Gusto niyo ba? No. No. So ano ang dapat nating gawin? We should prepare. At kailangan nating magsanay at paggamit. Kasi kung hindi natin gagawin yan, then time will come, mabubuwag ang Wesleyan Fellowship of Hong Kong. Which is, ayaw nating mangyari at lalong-lalong ayaw mangyari ng Panginoon. Sure na malulungkot siya at hindi siya matutuwa pag ang kanyang trabaho ay, kumbaga, natigil dahil walang nagpagamit or walang nagpatuloy. Kaya ano ba ang tamang attitude ng pagiging teacher? Sabi niya doon, obey the leading of the Holy Spirit. Humble, gentle, stop telling lies, kind, and have a forgiving heart. No? Diyan, itong mga attitude na to ay matatagpuan sa Ephesians chapter 4. So if you have time and have courage to read, at kailangan nating intindihin ang sinasabi ng salita ng Panginoon. So be the right attitude of a teacher is being obedient, no? Hindi obedient kay Michelle, hindi obedient kay Pastora, but obedient sa Holy Spirit. Para tayo ay maging karapat-dapat na lingkod ng ating mahal na Panginoon. Can you share the word of God na there is something in your heart, or there is sin in your heart, or there is kumbaga mayroon ka katanim na galit diyan sa puso mo, or mayroon kang hindi pinapatawad na kapwa mo? Can you be a good teacher if there is something in your heart, or may nakatanim diyan na galit sa ating puso? Hindi ba? We cannot be a good teacher if there is something in your heart. Kaya dapat release them, no? Release them as forgiveness and have a forgiving heart. That is now the right attitude of a good teacher of the Word of God. Panglima. Tama? Panglima na ba? Is O. What is O means? Means overseer. Overseer or tagapangasiwa. In our fellowship, the overseer ay sila yung mga ministry leaders, no? Sila yung tagapangasiwa ng iba't ibang department ng ating ministry. In 1 Timothy chapter 3, sinabi ni Apostle Paul, ang isang tagapangasiwa ay dapat kagalang-galang at marunong rumespeto upang sa ganun ay igalang siya at respetuhin din. Tama po ba? Na dapat tayong kagalang-galang upang sa ganun ay sundin tayo ng ating pinamumunuan. So kung ikaw ay pasaway na leader, do you think susundin ka ng iyong member? Baka pa tuktukan na katiulo na nga. Tuktukan na taulo tayo tumartilyo, no? Mas natangkangkan pa itiulo tayo kaysa dahiti membro tayo. Kaya dapat sabi niya doon sa 1 Timothy chapter 3, kailangan daw na ang isang tagapangasiwa ay kagalang-galang, hindi lang sa pananamit, kundi mas lalo sa pag-uugali. Kasi kung ang isang leader mo ay palagi na lang nakautos, toin ako ba yun? Or palagi na lang nagre-request, or palagi na lang na siya yung boss, ay hindi tayo re-respetuhin ng ating mga member. Kaya dapat ay maging maging humble din tayo at igalang din natin ang ating mga
member. So, sa mga hindi nakakaintindi ng Tagalog, pinangangasiwaan means supervised in English. No? Is to supervise your member upang sa ganun ay magampanan natin ng maayos ang ating mga responsibilidad bilang taga-pangasiwa. An overseer dapat marunong tumanggap ng correction. So being a leader, we should know also how to accept correction. Hindi lang yung tayo ang taga-correct, no? Hindi lang yung tayo ang taga-tama sa mga member natin. Even though we are a leader, we sometimes commit mistake. Kaya dapat din na marunong tayong tumanggap ng correction. And have a teachable heart, no? Huwag tayong mataas ang pride pag sinasabihan na nila tayo na mali yung ginawa natin or dapat ang ganito ang ginawa natin. We should be humble and have a teachable heart. And we should know how to distinguish what is right and what is not right. In Tagalog, dapat alam natin na tingnan kung ano yung tama at hindi tama. Maliwanag po ba? Maliwanag po ba? Alam na po ba natin ang ating mga tungkulin bilang Kristiyano? No, ang tinutukoy nila dito is hindi lang sa mga leaders. Lahat tayo ng mga Kristiyano na tumanggap ng Panginoon. We can be an overseer, we can be a preacher, we can be administrator, we can be a shepherd. No, hindi lang sa mga namumuno sa atin. And last, sabi niya doon, is R. R means restorer or ano ba ang Tagalog sa restorer? Hindi ko na na-search. Pero ang tanong, meron akong gustong tanong sa inyo. Ang isang mahalagang bagay sa iyo ay nawala. Ano ang gagawin natin? Or sabihin na natin, yung mga cellphone natin, pag hindi natin makita, anong gagawin natin? Hahanapin natin. I-search natin yung bag ng ating kaibigan, baka pinrank niya tayo, no? Inilagay niya sa kanyang bag. So, hahanapin natin. And, being a restorer, God set an example on how to be a restorer through the parables that is found in Luke chapter 15. So, ano ba yung mga parables na matatagpuan sa chapter 15? Sabi niya doon is the lost sheep. No, the lost sheep. Alam natin yung kwento ng the lost sheep. This shepherd, meron siyang 100 na sheep. At nung kanyang iniapon, ay may nawawalang isa. At ano ang ginawa niya? Pinabayaan ba niya? Hindi, di ba? Hinanap niya. Hinanap niya hanggat ito ay kanyang natagpuan. At nung natagpuan niya, sabi niya doon, siya ay masaya, binuhat niya at ibinalita sa kanyang mga kaibigan at kapitbahay. O di ba? Kumbaga hindi lang niya sinarili yung kaligayahan, isinare din niya sa kanyang mga kaibigan. Di ba ganun din tayo? Pag naanap natin ang isang bagay, sinasarili mo ba? Pinopost pa nga natin sa Facebook eh. Di ba? Yes, I found it. Thank God. No? Ganun tayo, di ba? So we are sharing, no, yung kaligayahan natin. Pangalawa, no, na parables na matatagpuan natin sa Luke chapter 15 is the woman who lost a silver coin. Ano ang ginawa ng woman na to? No? Hinanap niya, di ba? Sabi niya doon, sinindihan niya ang ilaw at winalisan ang buong bahay hanggat sa kasuluk-sulukan hanggang matagpuan ang gintong pilak. Ganon din tayo, di ba? Pag meron tayong inahanap sa ating bahay, talagang lahat, kahit yung bed, binabaliktad natin. Mahanap lang natin ang isang bagay, no? Hindi lang natin sinisindihan ang ilaw. Naghahanap pa tayo ng flashlight para sigurado na yung inahanap natin ay makita natin. At hindi talaga natin titigilan na hanapin hanggat mahanap natin because they are very important.
something sa ating buhay. Di ba? Ganun tayo. So, talagang ginagawa natin yung paraan para mahanap natin ang isang bahay, ang isang bagay. And the last one is the lost sheep. No? This one was preached by our bishop during our anniversary. At ano ang ginawa ng father sa kanyang anak? Nung ang kanyang anak ay bumalik. Di ba? Tinanggap niya wholeheartedly. Hindi niya sinisi yung kanyang anak. No? Hindi niya sinabihan na yan kasi ang nabala mo dahil sa katigasan ng ulo mo. Hindi niya sinabi yun. Bagkos, kumbaga malayo pa lang yung kanyang anak, ay bukas na, no, ang kanyang mga kamay sa pagtanggap sa kanya. So, ganun dapat ang gawin natin. Kaya pag may mga kaibig, may mga kakilala tayo o kaibigan tayo na alam natin na once in their life ay nagkamali at pumunta sa church, no, huwag natin silang tingnan ng pailalim. Bagkus, yakapin natin sila, no, ng pagmamahal upang sa ganun ay kumbaga mawala yung pag-aalinlangan nila. Let's embrace them with love. That's the right attitude of a mature Christian. And in our conclusion, no, sabi niya doon, each of us, God has given a gift or talent para gamitin natin at may pagpatuloy ang kanyang gawain dito sa mundo. That is being a preacher. So, hindi lahat tayo ay preacher, no? May ilan sa atin na tinawag ng Panginoon para maging preacher, at ilan sa atin ay tinawag ng Panginoon para maging leader, at ilan sa atin ay tinawag ng Panginoon para tagaakay, no, ng mga kaibigan. Ilan sa atin ay tinawag ng Panginoon para maging guro ng kanyang salita? Ilan sa atin ay tinawag ng Panginoon para tagapamahala ng kanyang grupo o ng kanyang simbahan? At ilan sa atin ay tinawag na maging restorer? So, alin dito sa tingin nyo ang para sa atin? Preacher, administrator, shepherd, teacher, overseer, or restorer? Alin man sa mga ito ay gawin natin, no, o gampanan natin ng maayos na ayon sa pamantayan ng ating Panginoong Hesus at tagapagligtas. So, alin man dito ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon na talento, ay gampanan natin ng maayos sa upang sa ganun ay ikagagalak ng ating Panginoong Hesus. So, amen po ba? Amen. Amen. To God be all the glory. God bless us all. At tayo po lahat ay tumayo. And let's close our the word of God through our prayer. Let's pray. Mahal naming Panginoon, maraming salamat po kayong mga salita na naibahagi sa aming kalagitnaan. Nawa, Panginoon, ang iyong mga salita na napakinggan namin ay hindi lang namin pinakinggan, bagkos, Panginoon, ay maging inspiration namin na magpatuloy na maging faithful, Panginoon, sa iyo. Kaya niling namin, Panginoon, na gamitin mo ang iyong mga salita na naibahagi sa mga oras na ito upang sa ganon ay mananatili kaming matatag sa aming paglilingkod sa iyo. At anuman, Panginoon, ng mga problema or challenges na darating sa aming mga buhay, ang mga salita mo ang siyang magpapaalala sa amin na nandyan ka lagi sa aming tabi, na tumutulong at gumagabay sa amin. Maraming salamat, Panginoon, na kung saan ang iyong mga salita ay palaging nagbibigay, Panginoon, ng pag-asa upang sa ganun ay hindi kami mawalan ng hindi, Panginoon, manghina ang aming pananampalataya sa iyo. Kaya inihiling ko, Panginoon, na patuloy kang gumabay sa amin sa maghapon na ito. At
pandemic, Panginoon, na aming nararanasan hanggang ngayon. Kaya Panginoon, ikaw na ang mapupurihan sa lahat pa ng aming mga gagawin. At ang lahat ng ito ay ating ibinabalik sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.